morning! Welcome to our channel! Ayan guys, nandito na ulit kami sa Chitwan and kagayon nakikita nyo, agang-aga si Ama nagluluto ng roti. Ayan, kasi sina Sumitra na invited sila sa part ng sa parents niya. Ayan, may kamag-anak siya. Yun, kasinsin daw niya. Kasinsin! Pinsan daw niya, ikakasal ngayon. So, na-invite sila today na pupunta. So, kailangan magdala sila ng ruti, magdala sila ng buhay na manok, magdala sila ng alak, bananas and apples. Ayan yung dadalhin nila doon sa wedding. And, hindi lang sa mismong may kasal ang pagbibigyan nila, pati rin sa mga kamag-anak nila na naandun, magbibigay sila ng ganon. So, nagluto si Ama ng napakarami. Kita nyo naman isang basket, yung niluluto ni Ama na roti. Alam nyo ba guys, na nagluluto lang sila ng roti kapag ganyan may kasal, may 6 months, ganyan, may... What? Wedding only? Ayun, kasal lang pala. Nagluluto sila ng roti kapag may kasal lang pala. Pero gusto ko to kasi nung pumunta kami ng Damauli, yung nung nag-stop over kami papunta doon, kumain din kami ng roti. Sa kasal lang pala nagluluto ng roti dito. Kasi ito yung pinapasalubong. May kasamang alak, ganyan. Buhay na manok. Aga ni Ama, gising para lang magluto nito. Ang dami isang basket. Where's the one for roti? Yuri, ano ka din ka? Naguli yung Ama. Huh? Mm. What one for roti? We have pot for roti. This one? Ah, this is the one? Ah, hindi ko nakita. Kasi guys, meron talagang panapang roti. Yung may bilog sa gitna. Di ko napansin. Yan pala. Guliyo. Tinanong ni Ama kung matamis ba daw. Sabi ko, o matamis. Matamis siya. As is, what are the ingredients for making roti? Yon. Ang paggawa ng roti, guys, rice flour, tapos flour, tapos lalagyan din nila ng suji, suji or semolina yata, semolina yon yung suji. Tapos lalagay din sila ng saging, naglalagay sila ng ghee, tapos naglalagay sila ng sugar, banana juice. Yes. Then, ayun, lalagyan na nila ng tube. Ayun, lalagyan din daw nila ng baking soda para mag-puff siya na ganito. Oh, lambot-lambot. Oh, crunchy-crunchy pati. Ayan, saka hahaluin. Tapos yan na. Gagawin. Nasi gay, come some tea. Nasi yang tiny. Sarap siya pag fresh. Kapag fresh siya guys, masarap kasi malambot, mainit-init. Pero kapag kasi ano na, na lumamig na, tumitigas siya. Pero pwede naman siyang ipainit ulit sa apoy. Papainit mo lang siya ulit sa apoy.
Pero favorite nila to. Favorite ko din to. Sarap kasi. Masarap kari din, no? Ika po yung gulay. Kari din, yung gulay. Ipata-pati sa kari din. Hmm, naam na. Sangra nyo nakto. Sapsap ka na ito. Tignan nyo yung suot ko, naka long sleeve lang ako. Pero sa Damauli, kailan kong isuot yung makapal kong jacket. Kasi mas malamig dun sa bundok kaysa dito sa Batam. Pre, ang unang nakatikim sa ruti ni Ama ay ang bata. Pagbukas ng Ama niya ng pintuan, sumunod, nakita niya si Ama na may niluluto. Nanghingi. Nanghingi siya. Ayun, binigyan ni Ama. Siya yung unang nakatikim. Asking roti-roti early in the morning. Asking roti early in the morning. That's why Ama gave him. No problem. That one not gonna be missing at all. That one for the house also. Oh, halos naubos niya na yung isa. Tapos ayun. Mito cha. Matakaw din yan sa ruti. Matakaw din yan sa ruti. Hi guys! Good afternoon! Ayan, kagaya nakikita nyo guys, katatapos ko lang mag-shower. Kasi katatapos ko lang din maglaba ng damit namin. Alam nyo na, ang dami naming damit. Yung mga makakapal na jacket namin. Tatlong jacket ni Babu. Dalawang jacket ni Asis na makakapal, yung jacket ko na makapal, mga pantalon namin. Ayan, ang dami kong nilabhan, at least naka-apat na salang talaga ako sa paglalaba. But anyways guys, may igri-greet ako kasi magbe-birthday sila. Ayan, unahin ko na, happy happy birthday po kay Nanay Melinda Eguaras. Ayan, birthday po niya today. December 11, yon. So, happy, happy birthday sa'yo, nanay. And enjoy your special day. Kasi nagluto sila ng sinukmani. Sinukmani ang tawag namin sa Laguna, yung biko. Ayan, nag-send siya ng picture sa akin. And nagluto yata sila ng palabok sa kanyang birthday. Ayan, so happy, happy birthday sa'yo, nanay Melinda Igaras. And greet ko na din po, happy, happy birthday po kay Lexus. Ayan, birthday niya sa bukas, December 12. Happy, happy birthday to you. And to Lian, birthday naman niya sa December 14. Happy, happy birthday to you. From Mami Olivia Fagaragan. Ayan, pinapag-greet niya. Ayan. And, greet ko din po ng advance happy birthday kay Christian Paul Piniote. Ayan, birthday niya sa December 30. And happy wedding anniversary po kina Mr. and Mrs. Marlon and Brenda Piniote of Davao City. Ayan, wedding anniversary po nila bukas. And greet ko din ng happy happy birthday si Mami Teresita S. Texon na magbe-birthday naman sa December 16. Ayan. At si Brother Percival S. Texon na magbe-birthday naman sa December 19. Ayan. Greetings from Menchu Publico. And yun guys, greet ko din ng happy happy birthday yung kapatid daw po ni Miss Jovelyn Ballesteros na magbe-birthday naman sa December 27. Ayan, si Miss Josephine Dolueras Ballesteros. Ayan, happy happy birthday sa you sis. Happy happy birthday din po. Ayan, sa father po ni Miss Cindy Dayan. Ayan, si Tatay Dick Balolo. Ayan, birthday po niya sa December 19. Happy happy birthday po sa inyo. And sa lahat po ng mga magbe-birthday or birthday celebrant ng December, happy happy birthday po sa inyong lahat. Hello everyone, good evening. So bago ko i-end ang aking video for today ay sasagutin ko muna yung tanong ni Sabado Family Vlog. Ayan, kung bakit daw hanggang ngayon na hindi ko pa nare-receive ang aking YouTube salary since in-update ko ang aking Google AdSense.
Ang nangyari kasi guys is nag-change country ako. Yung unang Google AdSense ko kasi ay hindi siya naka-address dito sa Nepal kasi nga nung ina-address ko dito, nung na-monetize ako, ayaw niyang tanggapin. Kaya nagkaroon ako ng problema dati kasi ilang beses kong ina-address dito, ang palaging nakalagay is the country you are living is not available for monetization. So medyo natagalan ako sa pag-process dati ng aking Google AdSense that time. So ang ginawa ko, since ang kapatid ko ay nasa Qatar, so in-address ko sa kanya. Pero yung pagka-address ko kasi dati sa Qatar, nagkaroon din kami ng problema kaya medyo natagalan yung pagka-receive ko dati ng aking Google AdSense. So, kung nakasubaybay kayo sa aking old videos, natanggap ko lang ang aking first salary noong January nitong 2020 lang. So, yun. And naging okay naman. So, after that, naayos namin yung nagiging problema nung sa ating Google AdSense. And na-receive ko nga monthly, may nare-receive akong salary kay YT noon. Nagawan namin dati ng paraan. So, pero month of July, August yata yun, nag-send ulit si Google AdSense sa akin na hindi na daw sila magsisend ng salary through Western Union. And hinihinga nila ako ng bank account. Kumbaga, i-update ko siya, maglalagay ng bank account kasi as early as 2021, ganun yata yung pagkakasabi nun, hindi na sila magsesend ng salary through Western Union, kundi through bank to bank na daw. So, ang inisip ko, walang bank account ng kapatid ko doon sa Qatar. So, ang ginawa ko is nag-change country na lang ako. So, change country ko siya, in-address ko dito sa Nepal, and yun nga, tinanggap naman, yung bagong AdSense account na nilagay ko is, tinanggap naman nila na naka-address sa Qatar. Kasi that time, may idea na ako, kasi si Ate Ana sa Pukara is, anong na-monetize siya, in-address niya dito sa Nepal, and umokay, natanggap naman yung application niya. Yun nga, and through bank to bank na nga yung pagpapadala nila ng salary. Kasi ang nilagay niya is sa bank account na, hindi na siya sa Western Union. So, yun. And since that, month of September, in-update ko lang aking Google AdSense. Kinansel ko yung una kong Google AdSense and naglagay ako ng panibagong Google AdSense and in-address ko nga dito. So, after 1 hour, naka-receive ulit ako ng message na approve na yung aking Google AdSense. And after 2 days yata or 3 days, naka-receive ulit ako ng email sa kanila na ang sabi, sinend na nila yung pin. So, nag-aantay ako ng pin, guys. Kaya, ang dahilan kung bakit natatagalan ang aking pagkakatanggap ng aking YouTube salary today ay dahil sa pin, kagaya ng problema ni Sis Mila or ni Filipina in Nepal, ayan, na nag-aantay din ng pin kasi pareho kami ng month nung nag-request kami na pin code kay Google AdSense. Month of September yun dati. Yun, nauna lang siya ng isang linggo siguro. Isang linggo lang siya nauna nung nag-request siya ng pin. Then ako, after nun, nag-request din ako ng panibagong pin kay Google AdSense. Yun ang dahilan, guys. So, kung napanood nyo yung video ni Miss Mila kagabi, nakisuyo kasi ako sa kanya na kung pwede eh, pakitignan niya din ang aking Google AdSense sa post office sa Kathmandu. Kasi dito sa Bharatpur, nung pumunta kami, sabi nila, bago daw magdasa, hindi na sila nakakatanggap ng email galing na sa Kathmandu. Kaya sabi ko, baka pwede pakisuyo pag pumupunta ka doon, may pakitignan na rin yung sa akin. Pero yun nga, kagaya nung sa kanya, wala pa rin ang aming pin. And yun ang mahirap dito, guys, sa Nepal kasi mahirap talaga yung pag-deliver nila ng letter, hindi ko alam. Kahit yung post to post, madali pag local, pero pag galing bansa, medyo mabagal. May kabagalan, may katagalan, ayan. So, yun guys, yun yung sagot ko kung bakit hanggang ngayon wala pa akong sahod sa YouTube ay dahil hindi pa rin namin natatanggap ang aking pin. And if ever na hindi matanggap ang aming pin, ang gagawin namin ay manual, parang yung ginawa ko sa unang Google AdSense ko dati. Minanual ko siya kasi may hiningi sila na ID
parang to verify yata yung account ganyan. May hinihingi silang mga documents. So, i-manual lang siya. Ituturo naman yun, isi-send naman yun ni YT sa email. So, yun guys, kaya yung mga iba na nagtataka bakit natigil ang aking pagtanggap ng aking sahod, yun ay dahil nag-change country ako and kailangan nilang mag-send ng panibagong PIN sa akin dito sa Nepal na. So, yun guys, and sana nalinawan kayo sa nangyari sa aking salary or sa update ng aking Google AdSense. Yun ang dahilan. So, yun lang yung video ko for today guys. Wala akong masyadong video kagaya ng nakita nyo kasi nga nawala kami dito ng dalawang araw isang gabi and pagdating dito, syempre kailangan ko maglinis, maglaba, medyo marami akong nilabhan ngayon. So, yun. And syempre, asikaso kay Babu, luto, ahugas, lahat na alam nyo yun, yung mga anik-anik na dapat kailangan sa loob ng bahay yun. Kaya, but anyways guys, thank you again for watching. So, hanggang dito na lang ang ating video. See you again tomorrow. Bye everyone and God bless us all.